Nakikilala niyo ba kung sino yan? Makakalimutan ang mukha ng aking mga kalaban. Nasaan si Dalisay? Sasamahan kayo ng ibang tao ko. Sila ang magtuturo sa inyo kung saan nakatira ang agila at si Dalisay. Ming! Anong ginagawa ng babae niya dito? Kinuha ko lang mga gamit ko, Mrs. Padua. Magiging secretary na ako ni President Oscar. I'll go ahead, sir. Sure. Thank you. You're most welcome, yeah. Nabubwisi talaga ako sa babaeng yun. Hindi ko alam kung paano nakapasok yan dito eh. Well, ba't ka naman nahihini sa kanya? Basta kumukulo dugo ko. Wow, Ellen. Bilis naman kumulo ng dugo mo. Teka, teka. Bakit? Nag-aalala ka ba na baka agawin ako ng bata at magandang sekretaryan yun mula sa'yo? Nagsiselos ka? Don't worry, Ling. Siya ay kinuha na ni Mariano bilang sekretarya. So malamang ang aakitin nun si Mariano. Well, klema na siya ni Lili. Sir Berel. Sir. Kamusta? Mabuti, mabuti. Anong ginagawa niyo dito? Galing ako kay General Borja. Nagpasalamat ako sa kanya sa tulong at saka sa pagligtasin niyo sa anak ko. Kamusta nga po pala anak ninyo? Tataling ko siya sa Amerika para makalimutan niya rin yung mga masasamang nangyari sa kanya. Sana ho, palabantayan niyo na mabuti anak ninyo. Yun talagang gagawin ko, sir. Pero alam mo, sir, totoo lang. Kasalanan ko rin eh. Pero this time, nabawi ako sa kanya. Sir, sana tanggapin mo to. Ano ho yan, Mr. Berel? Reward. Mr. Berel, patay siya na ho. Pero hindi ko matatanggap yan. Tungkulin ko na iligtas ang anak ninyo. At kahit sinong tao pumosisyon doon, yung pa rin ho ang gagawin ko. Bakit niya nagawa ito kay Lia? Sa dinami-dami ng tao, sa anak ko pa niya ginawa ito. Kinakatakot ko ay baka malaman ng pamilya ko ang matagal ko ng tinatagong lihim. Na may dalawa akong pamilya. At malaman din ni Dalisay na nagpanggap ako ng katauhan sa kanya noon. Huwag naman sana lumabas ang mga sikreto kong tinago ng mahabang panahon. Sana hindi ito iiksira ng pamilya ko. At sana makauwi ng ligtas si Lia. Nagparamdam na ba si Renato dito? Hindi pa po, madam. Buong araw siyang wala dito. Malamang, inaasikaso noon yung nasira nilang transaksyon. Sisiguraduhin ko na babagsak ang kaharian na binubuo niya dito sa palasyo. Kasabay ng paglubog ng lahat ng negosyo niya. Ang inaalala ko itong si Arturo. Baka bumaligtad yun at sumama kay Renato. Eh, paano po kung mangyari yun, madam? Hindi po ba si Renato rin ang nagpasok sa kanya dito sa palasyo? Huwag na huwag magkakamali si Arturo. Sa sitwasyon ko ngayon, wala akong papalagpasin. Tama na yan, Jacob. Ay na. Malino na ba ang kasunduan natin, Renato? Pag nakuha ko na ang ulo ni Dalisay, Lito, amanos na tayo. Baby girl, ba't naiyong ka lang? Anong tawag mo sa akin? Baby girl. Ikaw naman ang baby girl ko eh. Kung ako baby girl mo, bakit ba laging punta ng punta dito si Ellen Padua? Baby girl. Sinabi ko naman sa'yo na
Magkaibigan lang kami noon. So, okay lang ba na hilingin ko sa'yo na sana wag na siya pumunta dito? Baby girl, alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung yan ang hiling mo. Very good. Baby girl, bitin ako. Baby girl, mamaya, balik ka dito sa kwarto ko, ha? Pagtulog ng lahat. Pagkatapos, magbihis ka ng paganda. Yung sexy. Okay. See you later, Mr. President. Dumating na si Sir Cardo! Cardo! Cardo, mabuti nakabalik ang ligtas. Anong nangyari? Saan ka pumunta? Umalis ako. Para hanapan ng mustisya pagkamatay ni Aliana. Ilang araw ka rin naming hinahanap. Buti hindi ka nahuli ng kalaban. Cardo. Sino yan? Siya si Captain Liamante. Miyembro ng Black Ops. Augustus, anong balita sa pinapagawa ko? Mukhang maraming kaaway si Lito Valmoria, madam. Sino-sino? Eh, namatay daw yung mga kasama niya sa nabuliliyasong transaksyon. Mga anak daw ng mga malalaking drug lord. Ganun ba? Mukhang kailangan ng Valmoriang yan ang tulong natin. Augustus, sabihan mo mga tauhan natin na alamin kung ano ang ugnayan ng dalawa, si Lito Valmoria at si Renato. Yes, madam. Lahat ng tao may presyo. Aalamin natin kung mabibili natin ang Valmoriang yan mula kay Renato. Yun ay kung hindi pa sila nagkakasira. Dahil dun sa nabulilyaso nilang transaksyon, kung nagkasira sila, mas mabuti yon. Mas madali nating makukuha ang Valmoriang yan laban kay Renato. Madam, paano kung malaman ni Renato itong ginagawa natin? Augustus, sabihan mo ang mga tauhan natin na mag-ingat sila. Gulatan ang pakikipaglaro ni Renato. Pwes, gugulatin ko siya ng matindi. Sila nanay. Sila tatay. Cardo, nasa baba si Kuya Teddy at si Ate Virgie. Kinulong nila eh. Ano? Bakit yung ginawa yun? Cardo, pasensya na pero kinailangan namin gawin yun. Nagbago si Mang Teddy, Cardo. Iba na ang pinaniniwalaan niya. Pareho na sila mag-isip ni Aling Virgie. Ilang beses nila kaming pinagtabuyan dito. Hindi kami makaalis dahil ikakapahamak namin yung lahat. Cardo, buhay na namin pinag-uusapan dito. Kapag umalis kami dito, para na rin kami nagpakamatay. Kahit na! Mali yung ginawa nyo! Wala na kami magagawa. Pilit silang tumakas. Kahit na! Mga magulang ko na si Nanay Virgie at Tatay Teddy! Hindi nyo dapat ginawa yun! Cardo, sumama kami sa'yo. Dahil sa prinsipyo. Pero iba na ngayon. Buhay na namin nakataya dito. Pero mali pa rin ang ginawa nyo! Bamanyan! Ano ba kayo? Ganito na ba tayo ngayon? Tayo na magpapatayan! Ang dami nating kalaban sa labas! Dapat tayo nagtutulungan, tayo dapat nagkakaisa! Puro kayo tapang! Tama na yan! Hayop ka! Bumalik ka pa! Alam mo ba kung anong ginawa ng mga kasama mo sa amin? Kinulong nila kami dito! Kinawa kami preso sa sarili namin tahanan!
Tapos namin kayong tulungan, itong gaganti mo sa amin! Umalis na kayo! Bigyan mo na kami ng kataibigan! Patawarin niyo po kami. Huwag ko kayo mag-alatay. Aalis na po kami. Masyado ng maraming tao ang nagbuwis ng buhay. Hindi na natin kailangan pang idamay si Nanay Virgie at si Tatay Teddy. Ano? Saan tayo pupunta, Cardo? Cardo, delikado. Maraming checkpoint sa labas ngayon. Malalagay sa alanganin ang buhay natin. Mapapahamak nga tayo kung aalis tayo sa lugar na to. Pag-isipan nating mabuti kung ano ang mga susunod nating hakbang. Huwag tayong padalos-dalos! Ano pang hinihintay ninyo? Lumayas na kayong lahat! Pardo, sino siya? Siya si Captain Lee Amante. Ang nakapatay kay Eliana. Bakit mong pinatayaman ako? Bakit? Ayaw! 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 Tama na! Ayaw! Patawarin niyo ako! Hindi ko mo ginusto yung nangyari sa anak ko yun. Alam mo ba kung gano'ng kasakit na mawala ng anak? Inosente ang anak ko! Wala siyang kasalanan! Bakit mo siya pinatay? Nakapagkasama mong tao! Sa wakas, magkakaharap na rin kami ni Cardo Dalisay. Pag namatay siya, para na akong nabunutan ng pinakamalaking dinig. No!
matagal ko nang hinihintay na basagin yung bungo niya. Malayang-malaya na tayo once we get him out of the way. Wala nang makakaharang sa plano natin na magtayo ng pinakamalaking imperyo ng droga sa buong Asya. Mas lalo mong nilagay sa panganib ang mga buhay natin. Siguradong pinaghahanap siya ng mga kasama niya. Dahil gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Aliana. Sabihin mo sa amin ng totoo. Paano nyo nalaman na pupunta sila Cardo sa firing range yung araw nila? Sino informant nyo? Sino nagsabi sa inyo? Mayroong naguda sa atin. May tumawag sa kanila para sabihin na darating kami sa araw na yon. Sino? Hindi namin kilala. Excuse me. Hello, my loves. Ellen? Bakit parang nagulat ka? Wala lang. May alam ka ba dito, Ambo? Bakit si Ma'am Ellen ang pumasok sa kwarto ni Mr. President? Siya bang kamiting? Aling Elizabeth naman. Wala akong alam dyan. Bakit may ganitong setup sa kwarto mo? Ah. Para kanino to? Para sa'yo, my loves. Surprise! Wow! Talaga? Salamat! Abo, ano ba talaga nangyari? Walang nangyayari, Aling Elizabeth. Meron eh! May naiisip ako. Pero si Mr. President, ito. Ayaw ko lang lagyan ng malisya. Eh di huwag mo na lagyan ng malisya! Sila ba ni Ma'am Ellen? Huwag mo na lang isipin. Halika na sa kitchen. Na? Nagustuhan mo? Oo naman, my loves. Lalo na't alam kong para sa akin to. Hindi ba? Oo naman. Ano, Mariano? Nasira ko bang plano mo ngayong gabi? Walang hiya ka, Ellen. Naunahan mo lang ako ngayon. Pero alam ko na ako pa rin ang mananalo sa huli. I'm younger, smarter, and definitely hotter than you. Di ako papatalo sa'yo. Ano yan, Jacob? Tito Ren, may isang siraulo na kanina pang gusto mag-overtake sa atin. Nakasar na ako! Hayaan mo na siya, Jacob. Huwag ka nang gumawa ng panggagalingan pa ng aberya. Mag-focus ka kay Cardo Dalisay kung paano natin siya papatayin at ang kanyang mga kasamahan. Yes, sir.